crazy shit. What a fuck shit. O, diba? Mamatay kayo. Madidiis, kick out lahat yan. Wala akong pakialam kung mag-anak o ano. Kick out lahat yan. Basta kung ayaw nyo na mga Pasko, kung taliwas sa paniniwala nyo, feel free to unfriend and follow me. I don't care. Daming dizzy shit. Sige lang kayo dyan sa ulo ko. Mamatay kayo. I don't have time. Wala akong panahon sa inyo eh. Mas may panahon pa ako mag-jogging. Diba ho? Stay fit and healthy. Nagsasalita because I was concerned, diba? Concerned ako sa nangyayari sa ibang sa inang bayan ko. That's why I voice out. See? Kasi oh, ano nangyari? Ano nangyari ngayon? Nasa yung tatay nyo? Tulog? Kumbaga sa isang pamilya, ipalagay natin yung bansa natin isang pamilya, diba? Yung tatay nyo, walang kwenta, kaya yung nanay lini nyo, siya ngayon yung, tingnan nyo, siya ngayon yung, ayan, nagtatrabaho, yung tatay nyo nakakulambo, kumbaga yung tatay nyo, batugan. Diba, yung tatay nyo ngayon, parang kung sa pamilya, diba, palamunin. Yun ang labas ngayon, diba? Yung lini lugaw nyo, ayun, mahataw siya, oh. Ilang milyon na yung ano yung donation, milyon na yung donation niya, yung bilyon na pundo parang hindi nakita, pero yung milyon na donation na kay Vice President, ang dami na kinabang, di ba? O di ba, hindi na lang kayo, hindi pa kayo kinilabutan doon sa so, mga DDS na to, talaga mga walang utak, mga walang puso, hindi man lang natouch yung puso niyo sa ginagawa ng Vice President. Sa mga nagtitiwala sa Vice President, hindi pa kayo kinilabutan dun? Asan? Nasaan yung mga DDS? Ano nagawa nyo ngayon? Ngayon sa DDS na magkaroon sila ng puso at utak, tatanggol lang nila yung tatay nila. After nung term ng tatay nyo, nga na kayo? Hindi. Yung may iwan na damage sa atin, it will take a years, di ba? Yung utang mula kay Marcos hanggang ngayon hindi pa nababayaran, additional bawat ano, may utang. O di ba, hindi pa lang kayo magkautak naman kayo minsan. Hindi naman daw kasi magbabayad ng utang kung hindi ba naman mga tangay reklamo. Siyempre, alam mo kasi kami kayo nakakapuna kami kasi may utak kami, hindi kami katulad nyo nanganga, di ba? Siyempre, palagay na lang natin sa pamilya nyo. Kung yung isang kamag-anak mo nila nakawin yung isang kamag-anak mo, mananahimik ka na lang ba? Diba? Kung yung isang kamag-anak mo, let's say, kapatid mo, may asawa, pinapabayaan yung kapatid mo, mananahimik ka na lang ba? Ginugutom yung kapatid mo, mananahimik ka na lang ba? Yun na lang eh. Ako pa daw mag-analyze. Come, you. Think about it. Diba? Sa nangyayari sa bayan. My goodness. Masyari daw reklamo. Ako reklamador. Nagre-reklamo ako, which is there's point naman. Diba? Alin ba yung post ko dyan na walang kwenta? Andayin pa nag-COVID ako, magkasakit ako. I'm not afraid to die anytime. Anytime soon, I'm not afraid. I'm ready to die. Takot mamatay. Mamatay ako sa aksidente, sa bala, sa patalim. Wala tayong mamatay. Kung oras ko na. I'm ready to die. Kasi I did what I think is right. You know, I fought for it. You know, bakit ako matatakot mamatay? Anytime, pwede ako mamatay. At naman tayo yung buhay natin hiram na. So why should I waste my life, di ba? For nothing. So dapat habang buhay tayo, kung ano yung alam nating tama, gawin na natin. Kasi sabi nga, life is so short. Malay natin bukas hindi na ako magising. Ay, ang daming tabugo, bakit? So good, mga didi shit, fuck shit. Oh, kain tayo. Kape tayo. Mamatay kayo dyan. Hi, madlang people. Ayun, sabi ni Senator ni Angie D. Guzman.
kung matapang daw ako mag-live. Oh, hi, live na ako, mga didi shit. What the shit. Bakit kailangan mag-sorry ni Mrs. Lynn? Bakit? Eh, opinion niya yun, di ba? Opinion ng Mrs. Lynn. Opinion niya yun, eh. Ano, masakit ba? Masakit ba yung katotohanan? Ganun talaga, eh. Di ba, pag nasasapol, ayaw niyo tanggapin. O, dapat pagsurihin niyo yung tatay niyo. In front of national television, nagmumura. Lahat na lang minumura. O, ano ang nagawa niya? Ang magmura, ang pumatay. O, ano ngayon? Lockdown. Lockdown, anong ano niya? Nag-impose ng lockdown, may ayudang binigay. Hindi pa ba, parang yung mga tabugo, hindi pa natatauhan. May pumatay na ng barangay captain dahil sa gutom. Diba? Dahil sa kumalam sa gutom. Meron ng pinalaya sa inuupahan na bahay. Meron ng gusto magpakamatay dahil sa gutom. Ang mga tabugo, sabi ko, diba, kahit magpiso-piso, kahit 5 piso kayo ng ano,